So we are live now. So hello mga ka-faith, welcome again sa ating Istoryang Katoliko. At good morning, good afternoon, good evening kung sa mga parte ka ng mundo na pinapanood mo itong ating online program. And today, sobrang special yung magiging episode natin ngayon dito sa Istoryang Katoliko dahil napaunlakan tayo ng postulator para sa cause of sainthood. Diba, yun na babalita ngayon for sainthood na si Lauriana Caloring Franco ng Diocese of Pasig. So, maganda tong pag-usapan natin dahil tatalakayin natin yung buhay ni Caloring at syempre yung maging inspirasyon siya sa atin. Paano nga ba ano ba yung naging buhay niya noon nung ginagawa niya bilang isang katikista. So today, mga ka-faith, i-welcome po natin from Diocese of Pasig, Brother Erickson Javier. Hello, brother! Hello, good morning, Brother Adrian, at magandang umaga, magandang araw sa lahat ng nanonood at nakikinig. Yes, and thank you for having me here. Yes, yun nga yung napag-usapan natin kanina nung napanood kita noon sa 24 oras tapos discussing the life of Caloring. Medyo nabitin ako eh. Very short lang, sabi ko why not i-try ko mag-reach out kay brother at mas ma-dissect natin at papag-usapan ang buhay ni Caloring. So mamaya sa ating magiging recording interview. So maraming salamat. I'm sure sobrang busy mo sa pagpa-process ng cause ng sinto ni Caloring. Yo, so brother, invite po natin ang ating mga viewers, ating mga ka-faith. Ano ba yung mga pwede nilang i-look forward sa magiging buhay ni Caloring? Yeah. Inaanyayahan ko po kayo na mapakinggan, mapanood ang buhay po ni Lauriana Caloring Franco at sa tingin ko po ay gagawa po natin siyang huwaran, no po. Lalo na po na tayo po mga naglilingkod sa simbahan, kung hindi man ay bilang isang Katoliko na matularan yung kanya pong ginawang pagsisilbi sa Diyos at saka sa simbahan. At lahat yeah. naman po yan ay para sa kalawalhatian ng Diyos. Amen. Ayan. And syempre, di ba sa panahon ngayon, isa siyang katikista. At 'di ba minsan tayo mga Katoliko minsan na pupulaan na medyo hindi natin alam yung ating Catholic faith. So bali itong magiging buhay ni Caloring, parang siya'y magiging inspirasyon natin na mag-aralin ang ating pananampalatayang Katoliko. Kaya excited ako sa magiging interview natin ngayon, brother. Okay. Pero may question ako. Personally inabutan mo si Caloring, no? Nung siya yes, oo. Pero if I can still remember, once ko lang siya na-encounter sa cathedral dito sa Pasig. Para bang kinamusta ko lang siya tapos dahil nagdadasal siya at that time eh. No? Pero hindi ko alam bakit. Hindi ko rin naisip na ako yung magiging postulator. Kasi usually, ang postulator kasi ay usually mga pare, di ba? Pero I do not know the mind behind the Bishop of Pasig, why he appointed me to be the postulator of Caloring. No? Yeah. Wow. So anong feeling nung inassign sa'yo yan? sabi mo nga kanina, nakakapagod, no? Hindi madali. Marami talagang documentation, nakaka-overwhelm, no, yung mga different testimonies, no, especially yung mga first hand witnesses kay Caloring, yung mga may personal encounter sa kanya. At sabi ko nga sa sarili ko ay ako yung nahihiya na hindi mo gawin, no, hindi mo ma-justify yung appointment na ibinigay sa iyo, not because of the appointment but because you know that Caloring has really the potential, no, to become a saint
no, na pwede natin siyang maging guwaran at inspirasyon. Hmm. Amen. Ayan. And brother, baka meron kang baka pwede mo i-promote sa Manila, pwede pang mas makilala si Caloring, meron ba mga resources online, pwede nilang mabasa, baka pwede natin i-share sa ating mga ka-faith. Yeah, opo. Meron po kaming binuo na Facebook page, no, dedicated for Caloring. Ang pangalan po is Caloring Franco, yun lang, simple as that. No po? And you can also open yung pong official website and the FB page ng Roman Catholic Diocese of Pasig. No po? And doon makikita ninyo, meron kaming weekly na and monthly updates and input about Caloring. And part po kasi ng process, at maganda timing po itong interview yung po sa akin, no, brother. Kasi this coming March 23, no, that is Saturday, during the Lenten recollection of the Diocese of Pasig, we will officially publish the initial biography of Caloring. No, wow. Po? Yes. No, kasi nasa document po yan eh, that we need to publish the biography on and heroic virtues, no, of Caloring. So we identify na mas appropriate during the diocesan Lenten recollection of the diocese that we publish the said biography. Amen. Ayan, I'm looking forward para mabasa yung biography niya. I'm sure marami ding mga ating mga viewers ang nagtatanong eh, paano nila mas makikilala si Caloring Franco. Ayan. And so, brothers, sa ating mga viewers, ating mga ka-faith na nagtatanong, saan nila pwede mabisita si Caloring? Saan ba siya nakahimlay ngayon? Siya ngayon ay nakahimlay sa Hagonoy Catholic Cemetery. No, sa Hagonoy Tagig. No, dalawa kasi yung Hagonoy, minsan may Bulacan, Hagonoy. part ng Diocese of Pasig. No? At pagka napuntahan ninyo, ay dahil sa dami na po ng bumibisita, ay we already identify security po na pwedeng mag-guide. At meron din kaming logbook wherein they can, you know, write their names, the purpose why they visited, you know, po, the grave of Caloring. Wow. So talagang ano na, dinadagsa na yung kanyang ano, yes, so, libingan. Isa yan sa ano eh, isa yan sa nag-push kay Bishop Milo, the Bishop of Pasig, as well as the petitioner of the cause to really push through the process. Kasi yan yung tinatawag na ng document na meron ng parang fame, word of fame, no? Saka yung may odor of sanctity, no? Sabi nga nila na wala kang ginagawa pang proseso, yung una, yung indicator na laging may bumibisita sa puntod. At sa una, makikita kahit walang logbook. Kasi pag pumupunta kami doon, magugulat kami, meron ng bulaklak. Hindi namin alam sino naglagay. Merong nakatirang dila. Eh, hindi naman undas. Yung ordinary things. No po? Hindi naman November. Yun. And then sometimes, we receive testimonies about a simple answered prayer through the through the prayers of Caloring. Ina-associate nila doon. So with that, the Bishop of Pasig really formalized the process. Wow, galing. Oh, yun nga na meron din ako mga narinig na ganyan din nangyayari, yung parang yung devotion ng tao dinadagsa yung certain grade nito. So, yes, parang yun talaga yung nagpo-push para sa sainthood ng... Kahit mga shrine, alam ko, ganyan din eh. Pag pinupuntahan talaga siya ng tao, so, ibig sabihin, merong devotion na yung tao doon. And also, bro, di ba nabanggit mo din na parang sa Rated K, mag-feature din si Caloring? Yeah, oo. Kasi we receive marami eh na invitation. Kasi after nung Feb 22, no, na directive and edict, no, naglabas kasi si Bishop Milo ng bans, parang ano yan, parang halimbawa tawag sa kasal, di ba, pag ikakasal, ganun din sa COS, no, sa diocesan level,
After gathering the initial documents, yan yung libelos, no, na tinatawag sa sa document, the bishop will release a directive and edict, parang publication bans. After that, marami ng media outlets, no, nag-pick up. Wala kaming tinawagan, wala kaming kinausap na i-feature nyo ito, isulat nyo ito. Nagulat na lang kami almost every day, no? Even in Asia, Radio Veritas Asia pick up the news, no po, the Yukan news, the Catholic news, not only in Asia but globally, no, naging interested sila dun sa buhay ni Calorine. May date na ba, bro, yung sa Rated Gay, kung kailan? Yung interview will happen only this week, eh. So I do not know kung kailan nila yan i-feature. Kala ko na shoot na, di pa pala. Not yet. Ayan, so looking forward dyan. And syempre sa ating magiging interview today, brother. Yes. At sa ating mga ka-faith, kung may question kayo kay Brother Erickson about Caloring, pwede nyong i-comment sa baba ng video na to at we'll try our best para po ma-answer lahat po ng mga question na yan. So stay tuned sa ating magiging recording interview, mga ka-faith. At kung gusto nyo magkaroon ng early access dito, pwede nyo siya ma-access kagad sa patreon.com/AdrianMilag before po natin ma-upload sa YouTube. Ayan. So, mga ka-faiths, so stay tuned po. Thank you and God bless.